Hello guys, this is your host Freddy, a YouTube channel at Filipino sa America Blog. Okay, YouTube channel, and at the same time, if you haven't subscribed to my channel, please press the red button below, and you are already subscribed to my channel, and it's all free guys. And if you could share this video to your friends and benefactors, and including in your family circle, much more better, and I really appreciate it, okay? And at the same time, give your comments, okay? Specify your comment. At kung pwede, whether in Filipino or English, you could make some detail of your statement so I could easily give me some kind of input how you feel on this particular issue, okay? And at the same time, give me a big likes, okay? Ito po ang aking topic for today. It's all about regarding Senator Robin Hood Padilla na naka-receive ng maraming bash sa kanyang mga sinabi tungkol kay Pastor Apollo C. Cubiloy dyan sa Davao City. Na pastor siya ng ano bang ito? Kingdom of Jesus Christ. Okay, Kingdom of Jesus Christ or KOJC. Hindi naman lingit sa ating kaalaman, sa inyong kaalaman, na ang mga bagong reliyon na ngayon na tinatayo, mga bago, no? Diyan sa Pilipinas, ay gumagamit ng puwersa or hudlum. At itong latest, na magkakaroon daw dyan sa Cebu ng rally ay puro pagmumura ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na sinasabi nila by the candlelight pa pero nagmumura. And it is against the Bible in Bible verse na hindi minsan narinig nyo o na nakita nyo na si Jesus Cristo ay nagmura. Hindi po pwede yan. Kahit sino, anuman reliyon o nagmumura, eh hindi karapat-dapat. Pwede mong gawin yan, paminsan-minsan siguro dahil nagkakamali ka, pero yung parati mong ginagawa ay hindi. At ito ay pinapahintulutan ng JIL or Jesus is Lord Movement ni Senator, sino ba itong Senator na Judas na to? Diyan sa Pilipinas. Na leader ng JIC na puro mura ang kanilang tinuturo sa kanilang miyembro. Okay. Hindi maganda yan. Okay? Hindi maganda yan. Okay? Ngayon, sinabi nito ni spokesman na senador ni Pastor Cubiloy na hindi siya senador ng Pilipinas. Pinagtatanggol niya na hindi daw kayo dapat magbibigay ng comment lalo na to sa mga testigo na inihain ng Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality against Kingdom of Jesus Christ. At ito po ay si Senator Risa Hontiveros na kinokontra nito ni Senator Robin Hood Padilla na isang traitor diyan sa Pilipinas na senador. Maraming traitor diyan sa Pilipinas na senador. Kaya nga maaring magkaroon ng kudita diyan sa Senado dahil sa dito si Senator Senate President Miguel Zubiri ay looks like he is working for Pastor Cubiloy too. Na? Okay? Medyo talagang iniipit niya pagpirma sa sampina para kay Pastor Cubiloy. Okay? Ayaw niyang umapil sa Senate investigation tungkol sa mga charges sa kanya. Ang charges naman sa kanya ay hindi naman siya makakasuhan agad. Ito ay in aid of legislation. Okay guys? In aid of legislation. Kasi alam niyo, ang mga krimen na nangyayari sa Pilipinas ay kulang na kulang. So we need to find out which law is applicable
to a certain violation, most especially on human rights. Okay? Hindi ho pwedeng hindi babaliwalain yan. Kasi ay nangyayari dyan sa Pilipinas ay at pag may pera ka, you are very powerful. Unlike here in America, it's not so. Huh? At ang ginagamit dito ay pagalingan ng abogado. Pagalingan ng abogado rito. If you have a good lawyer, that's it. You can be free from any liabilities. Okay? Kaya kailangan dito, nag-aaral. Dire-diretso ang pag-aaral. If not, you will be at the losing end. Because of the technology advances so far, on a daily basis, that's a time that you need also to update your learning process too. Okay? So, si, ano ba naman to si Senator Robin Hood Padilla? Senator Robin Padilla is the current chairman of the Senate Committee on Constitutional Amendment na hindi naman walang nangyari sa kanya. Yung Constitutional Amendment and Provision of Codes. Siya rin, member siya ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs. I don't hear any hearing on this committee. Okay? At si Senator, si Pastor Kibuloy po ay na-involve sa, dito sa Amerika, sa sex trafficking. Mabibigat ang kaso niya, labor trafficking in the United States. Marami siyang pinadala dito at in-aid niya para maging legal sila dito. Ganyan, ginagawa nila sa pamamagitan ng under the table. Kita nyo, ay natuklasan. Natuklasan ng Amerika. Alam mo, magaling nang sa Amerika. Napakagaling dito. Hindi ka pwede makalusot. And force member to solicit donation for bogus charity. Diyan sa Pilipinas, marami ho yan. Pag hindi ka raw nakakuha o nakapag-solicit ng sapat na halaga sa mga members, ay medyo sinasaktan daw. Which is against the law. Okay? Hindi pwede yun. Kasi, biro mo, nagsusulisit. Ako nung ako'y nandiyan sa Pilipinas, may akyat na, may, tawag nila, born again, ano? Magsusulisit siya. Ha? Para po sa church, para po sa kung ano-ano. Ha? At yun, meron silang kota. Pag hindi mo naabot yung kota, ay ba may parusa sa'yo? Ito ang sinasabi ng mga testigo dyan sa Senado. At yung iba ay inaabuso ni Pastor Kibuloy. At iyan ay pinanandigan ng mga sworn statement ng mga testigo. Kaya lang nakatakip ang muka for security purposes. Hindi mo pwedeng ma-identify sila. Pero alam niyata ni Pastor Kibuloy kung sino sila eh. At iyon ang gagamitin niya upang for security reasons. Ikaw, Senator Robin Hood Padilla, can you give a 24 hours protection to these people? I don't think so. At si Pastor Kibuloy ay hindi, hanggang ngayon, ay hindi pa dumadalo sa bawat hearing ng Senado na kailangan siya. Nagpapadala lang siya ng abogado. Hindi po pwede yun. Hindi ko pwede yun. Abogado lang ipapakita mo o para it to represent you. You cannot do that. According to the Senate, most especially the committee or the Senate committee on that particular, what they call this one, Committee on Women, Children, and Family Relation. Kasi serious matter ito eh. Like here in America, it's really very serious. And the next hearing, I think for Pastor Kibuloy here, will be this coming November 2024. So, mabigat ito mga charges at kailangan ito ng, dyan sa Senate, ay kailangan mabigyan ng batas, bagong batas in aid of legislation that will be implemented by different courts or judicial system there in the Philippines. Kasama na doon ang Supreme Court. Okay?
So, hindi ko karapat dapat itong si Senator Robin Hood Padilla, at ito ay nabanggit din ni Ma Pinoy TV sa kanyang column o sa kanyang blog. Hanggang sa muli, itong yung likod ay si Freddy. In God we trust, never hold your peace. See you in my next blog.